Nakaalerto na ngayon ang ilang mga local disaster risk reduction and management council o LDRRMC para sa pagbabantay at monitoring matapos na muling itaas alert level 2 status ang Bulkang Mayona. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Chief Dr. Cedric Daep, sa ngayon ay hindi pa inirerekomenda ang evacuation ngunit inalerto na ang mga LDRRMC at mga barangay official para sa monitoring ng aktibidad ng bulkana. Ito ay para masiguradong walang papasok sa 6 kilometers radius permanent danger zone at ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkana. Maging ang mga residente ay inabisuhan na maging alerto lalo na ang mga nakatira malapit sa paanan ng bulkana. Wala ko naman kasi inakyat tayo sa level 2. Yun ang status na ginagawa natin. Still level 2 pa rin status yung activities natin. Hindi pa tayo umakyat sa level 3 activities. So far sa ngayon wala tayong aksyon. Except monitoring lang, makinig sa feedback sa nung sinasabi, and then check kung may mabawal lang umakyat sa taas. Samantala, sa hiwalay na panayam kay Kamalig LGU Information Officer Tim Florese, una nang nagpalabas ng advisory ang tanggapan upang mas pagtingin ang isasagawang monitoring, pagsusuri ng contingency plan, pag-assess ng mga nasa high-risk barangays at pag-alerto sa incident management team. Sa ngayon, nakahanda na ang evacuation center sa bayan na kayang makapag-accommodate ng nasa 500 na pamilya. Sa huling bulletin na ipinalabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, nakapagtala ng 32 rockfall events ang Bulkang Mayona kung kaya't nananatiling pinag-iingat ang publiko dahil sa posibilidad ng biglaang phreatic eruption. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo.